gagawa tayo ng no-bake ube custard cake. Para sa written ingredients, please check the description box. Ang unang gagawin natin ay magkakaramelize tayo ng sugar. Magtunaw tayo ng 2 tablespoons ng white sugar sa ating lanyera. Para naman sa leche flan, i-combine natin ang whole eggs, evaporated milk, and condensed milk. Large ang gamit kong mga itlog. Kung maliliit ang gamit yung itlog, just add 1 or 2 eggs. Tapos, strain natin ang flan mixture 3 to 4 times. Tapos, i-divide din natin ang flan mixture into 6 equal parts. Ngayon naman, magpakulo tayo ng tubig para sa pag-steam natin mamaya. And yes, ang recipe natin ay pwedeng i-bake. Para sa ube chiffon cake, combine all-purpose flour, baking powder, powdered milk, salt, and white sugar. In a separate bowl, combine egg yolks, vegetable oil, water, violet food color, and ube flavor. And then, i-combine natin ang wet and dry ingredients. Para naman sa meringue, i-beat natin ang egg whites until foamy. Kapag foamy na, ilagay na ang white vinegar. At i-beat natin until soft peaks form. Ang gamit kong white vinegar ay dato puti. And yes, pwedeng gumamit ng ibang brand at pwedeng gumamit ng cream of tartar. Ayan, nasa soft peak stage na tayo. Now, gradually add white sugar at i-beat natin until stiff peaks form. Ayan, stiff na ang meringue, pwede na tayo mag-fold. Pero bago tayo mag-fold, maglagay tayo ng konting meringue sa ating cake batter. Tapos i-mix natin para mag-loosen up ito. And then, gently fold ang meringue sa ating cake batter. Pwede mong gawing 3 additions ang pag-fold ng meringue para hindi ka mahirapan. I-divide na natin ang cake batter into 6 equal parts. Isa lang na natin at i-steam over medium-low heat for 30 to 40 minutes. And again, huwag kalimutan na i-wrap ang lid ng clean cloth para hindi matuluan ng tubig ang ating cake. After 30 or 40 minutes, do the toothpick check and if it comes out clean, the cake is cooked. Pero kung basa pa, extend the cooking time and check every 5 minutes. Palamigin nito at kung hindi na masyadong mainit, remove the cake from the pan. Tapos i-transfer natin sa container. Ang gamit ko ay clear pack. Eto naman ay optional lang. Pwede maglagay ng grated cheese for toppings. So ayan, eto na ang ating no-bake ube custard cake. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Ang daming cheese na ilagay ko. So ayan. Ang lambot ng ating cake. Alam mo yun, pero hindi siya yung puro hangin lang, ha? Ay, ba yan? Tapos, hindi masyadong matamis si leche flan. Charot. Kung gusto nyo yung malaki talaga na custard cake, yung sa 8 inches na pan, pwede naman. Ilalagay ko yung link sa description box para may guide kayo kung gaano karami yung ilalagay na leche flan. Tapos, kung ayaw nyo maglagay ng cheese, okay naman din. Kasi, masarap naman leche flan and then the ube cake. Sarap. Perfect for Christmas. And yes, kung wala kayong lanyera, pero gusto nyo maliit pa rin, pwede naman gumamit ng ibang cake pan. Very round,
pa rin naman yung square or rectangle. So yeah, and loaf pan pwede din. So ayan, hindi na ako magtatagal kasi aalis pa kami. May bibilhin na muna kami. So ayan, sana nagustuhan nyo. Ciao! Eto ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng mga gusto yung brands. Ang nagawa natin ay 6 pieces. Ang cost per yield ay 45 pesos and 36 cents. Pwede mong ibenta ng 80 to 100 pesos ang isang piraso. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago akong magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang mga ice cream roll ni Miss Gladys. Meron siyang mango graham and Oreo flavor. Eto naman ang chocolate chips cookies ni Miss Amabel. Meron siyang chocolate butternut cake balls. At meron siyang mga no-bake cakes. At meron ding mga cake si Miss Perono. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos nila. Talaga namang nakaka-proud. Kasi diba, tignan nyo naman yung mga gawa nyo. Ang layo na talaga ng narating ninyo. Halos lahat sa inyo ay may mga negosyo na. Every time na nagsishare kayo sa akin ng story, talagang nakaka-touch. Kasi alam nyo yung feeling na hindi ko talaga in-expect na ang channel na ito ay nakakatulong pala sa inyo. But again, I want to say thank you at lagi kayo nakasuporta. Ako din ay tinutulungan ninyo. Mas lalo ako nai-inspire dahil sa inyo. Kaya salamat talaga. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!